Sabay-sabay po natin basahin. Mateo chapter 16, verse 13 hanggang 16 po. Let's read. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipo, sinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Amen po ba? Ngayon ang mensahe po natin ay, as you can see po, why Jesus is the Christ. From our last week message po, tumanggap po tayo ng mensahe ng The Journey of the 70 Disciples. Alam ko po na bawat isa po sa atin ay naniniwala at nananampalataya po na tayo po ay tinawag ng Diyos bilang kanya pong mga anak. Amen po ba? Hindi niya lang po tayo tinawag na kanyang anak, but when He called us, He gave us the identity of being a 70 disciples who will relay yung kanyang gospel and yung unique solution na to na nasa loob ng gospel. So meaning to say po, bilang tayo po ay tinawag po ng Diyos, God has prepared also yung ating journey. And what kind of journey do we have po? Our journey is absolute journey. Why it's absolute journey nga po ulit? Because it's in the covenant journey. Pag sinabi po natin covenant journey, it's God's journey, di po ba? Because God is the one who gave us the covenant po sa pamamagitan po ni Kristo. Si Kristo ang tipan po ng Diyos. At ito pong tipan na ipinagkaloob po sa atin na walang iba po kundi si Jesu Kristo, ipinagkaloob po ito sa atin ng Diyos. Di po ba? Kaya po, sa pinakamadaling salita, God is the one who prepared our journey. It is already prepared po from the beginning. Bago pa po tayo tawagin, bago pa po tayo itadhana to receive salvation, God already prepared our journey. And yung journey po natin ay nasa loob po ng kanyang salvation. That's why there is only one thing na we have to remember always po sa atin pong journey. That si Jesus dapat ang aking Kristo. To make Jesus as my Christ. Hindi lang Kristo. To make Jesus as my own Christ. Kasi pag sinabi po natin na gawing Panginoon po, gawing Master natin si Jesus, si Jesu Kristo, o gawin natin si Jesus na maging ating Kristo. Ang ibig sabihin po nito, this is the gospel. Marami pong taong nakakaalam na ang patungkol kay Jesu Kristo. But they do not know the reason why Jesus needs to be Christ po. Bakit si Jesus, bakit niya kailangang maging Kristo? Hindi po maunawaan po ng tao kung bakit natin tinatawag na si Jesus ang Kristo. Katulad po ng mga disciple ni Christ, di po ba? Katulad po ng kanya pong mga alagad. So when Christ asked them kung ano ang sinasabi ng tao patungkol sa kanya, they boldly answered Christ, di po ba? Kayo daw po si Elijah, kayo daw po si Jeremiah, isa daw po kayo sa mga propeta. Pero yung mga answer na ibinigay po nila ay hindi yung kasagutan na hinahanap ni Jesu Kristo. Sino po ba si Jesus para po sa atin? At bakit po siya tinatawag po na Kristo? Di po ba? The basic message po ay tayo pong mga tao, lahat po tayo noon, tayo po ngayon, I mean, we already met God, we already accepted Christ. Pero before we met God po, lahat po tayo ay makasalanan. Noon po tayo po ay nasa ilalim ng fundamental problem na walang kahit anong solution po. Kahit yung background, yung knowledge, yung ari-arian, kayamanan ng tao ay hindi solusyon to solve yung fundamental problem. Because it's fundamental problem.
It's unseen to our eyes po. And that's the reason po bakit si Jesus dapat maging isang Kristo. Bakit si Jesus dapat siyang bumaba dito sa lupa bilang maging isang Kristo. So people thought na si Christ katulad lang siya ni Elijah. Bakit po? Kasi katulad din po sa ating mga buhay, we wanted to seek yung mga miracles. And isa po siguro sa mga pamantayan po nating mga tao na, ay, hindi ako maniniwala sa Diyos hanggat hindi ako nakakakita, hindi ako makakita ng himala o milagro sa buhay ko. Di po ba? So, ano pong klaseng mga tao ang mga ganito pong klaseng mga tao? So, ibig sabihin po nun, they are after sa miracle and yung mga resulta na nakikita ng kanilang mga physical na mga mata. So, meaning to say, hanggat hindi sila nakakakita ng mga milagro o kasagutan na nasa kanilang harapan, they will not believe sa Panginoon. They will not believe kay Jesucristo. Kasi they are really after sa miracle. Di po ba? So people think this way. And ano pa po ba? They thought na si Jesucristo si Jeremiah. Why? Dahil tayo pong mga tao, of course, we wanted to receive yung answer ng mga prayers po natin. Tama po ba? Kapag tayo po ay nananalangin, we really seek yung answer po sa mga pinapanalangin po natin. And that's the reason why yung estado po ng ganito pong klaseng mga tao, they are tend to be deceived sa mga bagay po na kanila pong nakikita. Nakabase po, parang nakabase po ang kanilang pananampalataya sa kung tumanggap sila ng kasagutan o hindi sila tumanggap ng kasagutan. Di po ba? Kasi nakita ng mga tao that time, yung mga disciple ni Christ o yung mga tao that time, they really saw Jesus na nananalangin sa Panginoon. Nananalangin, umiiyak siya habang siya ay nananalangin. So they thought, si Jesucristo, siya ay si Jeremiah. Kasi kapag nananalangin siya, talagang nananalangin siya ng taos puso at buong pananampalataya. And they also thought na, si Jesucristo, isa lang siya sa mga propeta. Kasi they saw Jesus na nagpipreach and nagre-relay ng word of God. Di po ba? Ang akala lang nila, isa lang siyang ordinaryong propeta na nagtuturo ng salita ng Diyos. Pero ano po yung confession po ni Peter na nagpabago po ng kanyang pananampalataya? He said po, "You are the Christ, the Son of the living God." Ano pong ibig sabihin ng confession po ni Peter na "You are the Christ, the Son of the living God"? Means Peter believed na si Jesucristo hindi siya si Elijah, hindi siya si Jeremiah, hindi siya isa sa mga propeta. Pero he is the Christ who is the Son of the living God. Meaning to say, he believes na si Jesucristo siya ay nagmula sa Diyos, siya ay dumating dito sa lupa to set us free from our fundamental problem. Amen po ba? Do you know what's the reason bakit people are seeking sa miracles po? Kasi they wanted to change yung kanilang buhay. Kaya naghahanap sila ng himala. Di po ba? Kasi pag sinabi po nating himala, actually hindi natin alam kung kailan mangyayari. Kasi nga, di po ba himala? It seems like na wala na tayong hope, then suddenly merong himala. At nagbago yon. Kaya ganito po ang estado po ng mga tao who really misunderstood kung sino po ba talaga si Jesucristo. That's why Peter replied, Peter confessed, "Lord, you are the Christ, the Son of the living God." Because Peter believed na si Jesucristo lamang, he is the only unique solution to set us free, mankind, from fundamental problem. Amen po ba? Bakit nga po ulit si Jesucristo ay unique solution? Because there is unique problem po ng tao.
At uulit-ulitin ko pong sasabihin, this unique problem po is unseen to people's eyes. It's invisible po. Because it's invisible po, dahil hindi po natin ito nakikita, dahil ito ay problema na hindi po nakikita ng tao. So we tend to always fall, saan po? Sa mga maling bagay, sa mga maling problema na hindi naman po talaga problema. Alam niyo po na we are already children of God. Amen po ba? We already got solution. Meron na po tayong solusyon at ito po'y walang iba kundi si Jesus Kristo. Pero kapag hindi po natin titignan yung unique problem na nag-a-arise, like, sa paligid po natin or in front of us, kapag nakita lang natin yung mga problema na nag-a-arise po sa harapan po natin, sa paligid po natin na talagang problema or just an ordinary problem, ano pong mangyayari po sa atin? Tayo po ay mahuhulog sa problema po na yun. Ibig sabihin po nun, that will become our state po. Pero if we see na, ah, this problem came from unique problem, then what you will realize po, ah, that's why God gave me Christ. That's why Christ is the only unique solution. So I really pray po na sa buhay po natin, especially sa field po natin, may you only see yung unique solution po na walang iba po kundi si Jesus Kristo. Habang tinitingnan po ninyo yung spiritual state ng inyong field, yung spiritual state ng mga taong nakapaligid po sa inyo, may you see only the unique solution which is Christ. Amen po ba? Kaya nga po, there is no other way. There is no other way, there is no other method, but only Christ. And I will tell you po, this is the reason why God has called you as His 70 disciples. Because you have this answer. You have this solution po. Amen po ba? God will not call us na mga 70 disciples if we do not have yung unique solution po kay Kristo. Kasi po, kapag pumunta po tayo ng field and mag-relay tayo ng gospel, and if we do not have unique solution, then ano yung marirelay po natin? Di po ba? That's why first, God gave us unique solution sa umagitan po ni Jesus Christ. So that there should be something na we can relay kapag pumunta po tayo sa field. And why Jesus is the Christ po? At bakit po itong si Jesus dapat po siya maging Kristo? Bakit po? To solve all our problems po. Of course, si Christ po, hindi lang po siya pumunta dito just to solve our mere problems. Hindi lang po siya pumunta dito. Don't think about na Christ came here just to end your family problems, your financial problems, your physical problems po. No. Christ came here to set us free from fundamental problem na siyang naging nagko-cause ng mga iba't ibang problema na atin pong nakikita. Di po ba? So maaari po nating makita ang mga problema dahil ito lang po yung lumilitaw. Pero we have to see deeply. Kailangan po nating makita ng mas malalim where this problem came from, so that we may not be deceived. Kapag meron pong mga problema po na dumating at hindi po kayo madaya, when people come to you at magsik sila ng answer, kapag pumunta sa inyo yung mga tao at nagsabi na, hey, can you give me answer? Do you have the answer of this problem? O kaya naman hindi kayo madaya when kapag yung mga taong nakapaligid po sa inyo are always talking about problem. Kasi you already know yung unique solution. Amen po ba? So, I really pray po na everything that you may do po, makita nyo lamang po yung ito pong unique solution na walang iba po kundi si Jesus Kristo. We already know po na bakit po si Jesus ang Kristo. There's no other reason po.
because he wanted us to set us free from fundamental problem, which is already happened. Amen po ba? It's already happened. We already accepted Christ in our hearts. Kasi ano pong nakasaad po sa Biblia? When you accepted Christ in your heart, when you accepted Him as your Lord and Savior, you will become child of God. Kasi ano daw po yung spiritual state ng mga tao na nasa fundamental problem? They are children of the devil. And they are under the six states of non-believer. They are separated from God. So our true blessing po is makalaya. O nakalaya po. Mula po sa dati po nating estado. Kaya nga po, tanging ipinapanalangin ko po na ito pong si Jesus bilang atin pong Kristo ay siyang magiging tunay na kasagutan po sa atin pong mga buhay. Amen po ba? And our pulpit message po is very basic this time. Because I really wanted na each of us ay matamasa lang po itong si Jesucristo sa ating mga buhay. What can I give to you and what others can give to you po? What others can offer to you and what things na kaya ko pong i-offer po sa inyo? Wala po, di po ba? So I can only offer Christ sa inyo pong mga buhay. Amen po ba? And people, they cannot offer yung true answer. Even Satan. Satan doesn't know. I mean, hindi alam ni Satan. Like, more than us. Satan knew very well. Di po ba? That's why he keeps on disturbing us. He keeps on disturbing you. He keeps on deceiving you. Kasi Satan knew very well na si Kristo yung tanging solusyon. And kapag ma-realize po ninyo yon, wala nang trabaho si Satan, di po ba? That's why ma-realize mo natin today na tanging si Christ nga yung unique solution. Pero dadaan pa yung maraming araw. And those days, gagamitin ni Satan to make you forget yung tinanggap mong message today. Why? Because he wanted to keeps on disturbing you and deceive you para hindi mo ma-realize na si Christ yung tanging unique solution. Di po ba? Kaya ito po yung dahilan na lahat ng bagay na makikita natin, lahat ng bagay na maririnig po natin, mga salita from others, naway ano nga po yun? What's this po? Malagyan po natin ng filter sa pamamagitan lamang po ng gospel. I mean, we have to see everything sa pamamagitan lamang po ng mabuting balita. This is the reason why yung gospel po dapat hindi lang po magiging gospel sa atin. This gospel must be gospelized sa atin pong mga buhay. And what is the meaning po? Pag sinabi pong gospelize, means make this gospel as your own gospel. Amen po ba? Hindi gospel ni pastor, hindi gospel ng iba, but your own gospel. Amen po ba? Do you remember? Paul said, my gospel. Kasi he already experienced, he make this gospel na maging gospelized sa kanyang buhay. Na maging personal answer niya po. Di po ba? Ibig sabihin po nito, hindi confession ni Peter, pero make as your own confession na Lord, you are my Christ, the Son of the Living God. Amen po ba? Kaya nga po, let's really make this time po na Lord, help me to make this gospel as my own gospel. Hindi lang po yung gospel magiging gospel, pero magiging gospelization for me. To make everything
to make every answer that you have prepared as my own answer. Amen po ba? Kaya, yun lamang po at naway, tunay niyo pong tamasahin, bakit po si Jesus ang Kristo? Bakit si Jesus ang dapat na maging Kristo sa ating buhay? Tayo po'y manalangin. Heavenly Lord God, maraming salamat po sa pagkakaloob po sa amin ng inyong salita. Salamat po sa walang hanggang paggabay po sa amin sa pamagitan po ng inyong banal na Espiritu. May you continuously guide us, Lord God, with your word and help us to every day, Lord God, na matamasa po itong si Jesucristo sa aming mga buhay, Lord God. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.